Napakaganda ng ating headline ngayon. Dalawang bulag, pinagaling ng sabay ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito sa buhay natin? Magandang balita sa inyong lahat. Ito ang landas ng pag-asa. Sa video na ito, kukuha tayo ng inspirasyon mula sa Biblia para sa ating araw-araw na pamumuhay. Basahin muna natin ang ating mabuting balita ngayong araw. Mula sa Gospel ni Matthew chapter 9 verse 27 hanggang 31. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin yon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Para sa ating pagninilay, may tatlong punto na nais tayong tingnan. Unang-una, yung kanilang pagiging bulag. Noong mga panahon ni Jesus, ang paniniwala nila, kapag ikaw ay may karamdaman, ano pa man yan, kung ikaw ay bulag, lumpo, o may ketong, ito daw ay dahil pinaparusahan ka ng Diyos para sa kasalanang iyong nagawa. So, ang implikasyon noon, malamang itong dalawang bulag na to ay iniisip nila ano ba ang kasalanan kong ginawa. Hindi naman nabanggit kung simula pagkabata ay bulag na sila, pero malamang sa kanilang buong buhay, yun ang kanilang naiisip. Pangalawa naman, dumulog sila pareho sa Panginoon. Nakakabilib ang lakas ng loob, yung fighting spirit na hindi nawala sa kanilang dalawa. Meron silang nanatili ang kanilang pag-asa na papagalingin sila ng Diyos, na may awa ang Diyos. Siguro ay naririnig nila ang mga ginagawang pagpapagaling ni Jesus sa iba-ibang mga bayan, kung kaya't gumawa sila ng paraan na hanapin at tuntunin kung nasan ang Panginoon. Pangalawa, ay pangatlo, gumaling sila pareho sa tulong ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ito tsamba, kundi choice ng Panginoon. 100% sila pareho ay nakakitang muli. Kapag gusto ng Panginoon na pagalingin, mapapagaling talaga niya. At ang lahat ng kanyang pasya sa kanyang bawat ginagawa ay mabuti at dala ng kanyang pagmamahal sa atin. Malamang mahirap ito sa una na maunawaan dahil may mga pinagdadaanan tayo at may nararanasan na hindi natin mapaniwalaan na dala ng pagmamahal ng Panginoon. Ngunit, sa ating patuloy na pagbubukas ng ating puso sa Kanya, patuloy na pagkilala sa Kanya, naway lumambot ang ating puso at maunawaan ang wisdom sa bawat ginagawa ni Lord. Kung kaya, yan din ang pag-asa natin ngayong araw. Una, na nakikinig ang Diyos sa ating mga dasal at mga hiling. Pangalawa, kung tayo ay may pananampalataya, kaya ng dalawang bulag na yon, walang imposibleng mangyari sa atin. At pangatlo, ang mga pasya ng Diyos ay dulot ng pag-ibig niya sa atin. Kaibigan, ang dasal ko ay patuloy kang lumapit sa Panginoon. Patuloy mo siyang kilalanin sa pamamagitan ng pagninilay sa kanyang mga salita araw-araw. Upang kagaya rin ng dalawang bulag, magawa ng Diyos na dulutan ng liwanag at kulay ang anumang kadiliman sa iyong buhay. Kaibigan, kung na-bless ka ng maikling reflection na ito, i-like mo at i-share. Maging boses ka ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ito po si Nads na nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless po sa inyo.